Very special po topic ko ngayon. Ito, pinaghirapan ko tong topic na to. Isa sa pinakamahirap na topic. Ano yung mga pagkain kakainin ng taong may kidney disease na? Okay, nililinaw ko po ah. Itong ipapakita kong 17 foods, yung pwede yung bawal, para doon sa may sira na ang kidneys. Either stage 1 hanggang 5 stages yan eh. Stage 1 hanggang stage 4 na yung kidney disease mo, either meron ka ng proteina sa ihi, yung creatinine tumataas na, may diferensya na yung kidney. Okay? So, babaguhin na yung pagkain natin para hindi lumala mula stage 1 hanggang stage 4. Pero yung sasabihin ko po, payo lang to. Ang final decision, ang magdi-decide talaga, yung nephrologist ninyo. Siyempre, yung nephrologist ninyo, nakikita kayo at nakikita yung laboratory nyo, yung potassium, phosphorus, at blood pressure nyo. So, ito po ang guide natin ha, sa meron ng tama at may sira na ang kidney. Kung wala pang sira kidneys mo, the usual prutas at gulay pwede. Pero kung may sira na, iba na ang payo. Medyo mahirap po ito. Depende sa stage. Okay? Pag malala na, stage 5 na, let's say stage 5 na, eh, dapat dialysis na po. Pag umabot na ng stage 5, kailangan dialysis na. Iba na talaga yung diet doon. So, pag stage 1, stage 2 ang kidney disease, ito po, medyo nag-uumpisa ang sira. Mild to moderate ang sira. Ang ibig sabihin noon, pwedeng mataas na konti yung creatinine, may protein na sa ihi. Ang focus natin doon sa stage 1, stage 2, punta kayo sa nephrologist, may gamot bibigay po sa inyo, baka mga angiotensin receptor blocker at iba pa. Ko-control ang blood pressure at ko-control ang diabetes. Okay, so yung pagkaing bawas alat at hindi nakakataas ng sugar, yun ang gusto natin sa stage 1, stage 2. Okay, pag stage 3, stage 4, pag-iingatan na lalo na yung potassium at phosphorus. Yung dalawa na tumataas pag nasisira. Ibig sabihin, hindi na lumalabas yung mga ibang nakakain natin eh. Kaya nag-iipon na ng potassium, nag-iipon na ng manas, nag-iipon na ng phosphorus yung katawan. Kasi nga, hindi na makafilter yung kidneys natin. Sira na. Okay? So, kung ano man ang kidney disease nyo, ito yung babantayan natin. Mas maagang stage, kaya stage 1, medyo maluwag-luwag pa tayo sa pagkain. Pero pag 2, 3, 4, eh, stricto na tayo. Ano yung mga apat na bagay na nililimitahan kung sira na o nag-umpisa nang nasisira ang kidneys? Number 1, asin, salt. Okay? Pag maraming salt, tataas ang blood pressure. Maraming salt, magmamanas yung katawan. Ano yung salt? Marami yan. Mga canned goods, asin mismo, toyo, patis. Talagang low salt ang gusto natin. Tuturo natin mamaya. Limit sodium 2 grams per day. Ang second na nililimitahan sa mga may kidney disease na, yung mga stage 3, stage 4, kahit sa early stage, ingat na tayo, potassium. Di ba gustong-gusto natin ng potassium? Lagi ko sinasabi sa inyo, masama mababa potassium. Kailangan natin kumain ng saging, patatas, orange, high potassium. Dito, sa kidney disease stages, binabawasan na yung potassium kasi tumataas ang potassium nila, hindi nalalabas sa katawan. Yan, no? Limit, lahat to limit. Limit sodium. Kaya iba po itong video ko. Limit potassium mo, 2 grams per day pag may kidney disease. Limit phosphorus. Phosphorus sa pagkain, meron din yan. Less than 1 gram per day. At ito pa isa, limit protein. Alam ko, mahilig kayo mag-protein, di ba? Korean foods, all you can eat, all meat, limit po eh. Ano? Oras na may sira ng kidneys, limit na. Ngayon, kung wala pang sira ang kidneys nyo, healthy sa lahat ng tao, limit salt pa rin kasi pwede ma-high blood eh. Potassium, pag healthy kayo, walang limit. Tuloy-tuloy lang. Phosphorus sa pagkain, wala din limit. Proteina sa healthy na tao, kung tatanungin nyo yung mga nephrologists, ayaw din nila sobra dami. Pag nag-high protein diet masyado, sabi nila napapagod ang kidneys. Napapagod, nahihirapan din. So, itong dalawa,
medyo ingat din, sodium and protein kahit sa normal. Pero kung may kidney disease, lahat itong apat babawasan. Kaya itong papayo kong 14 na pagkain, isa doon sa apat ang binabawasan natin. Dati, ang payo natin, lahat ng gulay pwede, di ba? Lahat ng prutas, okay. Sa high blood, yan ang gusto natin, di ba? Para healthy. Pero, pagsira na ang kidneys, maselan na eh. Lalo na kung pataas ng pataas yung creatinine, nakakatakot. Kasi pag umabot sa isang stage, magda-dialysis. Alam nyo naman, pag-dialysis, mahirap na. Cauliflower, mataas siya sa mga nutrients. Vitamin C, vitamin K. Yan, okay siya. Pero ang maganda sa kanya, low sodium, di ba gusto natin, low potassium siya. Ito, low potassium, low sodium, low phosphorus. So, sa maraming gulay, ito yung medyo safe kahit may sira ang kidneys. Yung ibang mga gulay, baka mataas sa potassium. Mga berries, strawberry, blueberry, strawberry, medyo low din ang potassium niya. Meron din, 130 milligrams, pero considered low potassium, low sodium, pwede sa kidney disease, pwede sa nagda-dialysis, pwede na sa may kidney stones. Kaya tandaan nyo itong 17 foods na pwede sa may tama na ang kidneys. Alam na alam to ng mga kidney patients, dialysis patients. Isda. Hindi lahat ng isda pwede. Okay? Meron mga isda ang gusto natin yung mataas sa omega-3 fatty acids. Salmon, tuna, catfish, halibut, shrimp, hipon pwede rin. Pag maraming omega-3 fatty acids, bumababa triglyceride, pati bumababa din blood pressure, may tulong sa kidney disease. Pero sa luto, ayaw natin na maraming asin, masyado maalat, di ba? So, medyo fresh. Kung pwede, inihaw, o yung mas simple lang. O paksyu, pwede rin, di ba? Mas simple lang yung pagkaluto. Number 4, grapes. Red grapes pwede sa inyo. Okay? Pinipili yung maraming sustansya pero mababa dun sa mga ayaw natin. No? Kidney friendly ang red grapes kasi mababa sa sodium. Considered mababa pa rin to sa potassium, 144. Yung mga iba, orange, banana, matataas talaga yung patatas. Ito, 144. Mababa sa phosphorus. Kahit matamis siya, okay siya sa inyo. Red grapes, meron ding resveratrol. May isang pag-aaral, resveratrol pampabata. Pero animal studies eh, hindi pa gano sa human. Pero resveratrol, it's a flavonoid, maganda sa puso, sa diabetes, maganda sa utak, meron siyang antioxidant na flavonoids. Mataas sa vitamin C okay lang. Kahit meron kang kidney disease. Number 5, merong pwede, merong ayaw. Egg white ang gusto. Okay? Anong gagawin natin sa egg yolk? Eh, pakain na lang natin sa healthy na walang sira ang kidneys. Ang egg yolk kasi, very nutritious, okay naman, di ba sabi ko, 1 to 2 eggs a day. Kaya lang ang egg yolk, mataas sa phosphorus. So kung mataas sa phosphorus, tapos meron ka ng stage 3, stage 4 kidney disease, biglang tataas ang phosphorus mo sa katawan, hindi maganda. Okay, kaya egg white tayo. Ba't gusto natin egg white? Kailangan nyo ng protein eh. Di ba? Ang gusto ng protina eh, kailangan may konti kang, di ba, limited din tayo ng protein. Limited yung mga animal protein. Pero itong egg white, pwede siya. Kidney friendly na protein to. Kahit nagda-dialysis, pag nagda-dialysis na po, itong mga tinuturo ko sa inyo, habang hindi pa nagda-dialysis, kasi hindi nga nalalabas yung dumi sa katawan, eh, nag-iipon eh. Pero oras na mag-dialysis na, okay, stage 5, nagda-dialysis na yung pasyente, mas maluwag na tayo. Mas maluwag, sabihin, mas marami na konting proteina allowed, mas pwede na konting potassium, phosphorus, kasi nililinis na nung dialysis eh, na ilalabas na yung dumi sa katawan, lalo na kung regular dialysis 3 times a week. Pero ang egg white, okay siya. 2 large egg whites, ayun, sodium niya, medyo mababa, potassium and phosphorus. Lagi nakamarka itong tatlo sa pagkain. Okay? Garlic. Bakit maganda ang garlic? Kasi nga gusto natin low salt, di ba? So, paano naman magkakalasa ang pagkain pag walang salt? So,
imbis na lagyan mo ng maraming asin para hindi halatang matabang ng iyong pagkain, lagyan mo ng garlic. Garlic ang salt alternative. Bukod doon na mababawasan mo yung salt kasi may lasa tong garlic, may manganese, vitamin C, vitamin B6, sulfur compounds, anti-inflammatory, maganda siya. Hindi rin ganun kataas sa sodium, potassium, and phosphorus. Nandaan yung listahan. Olive oil, yan ang gustong healthy oil ng may kidney disease. Healthy source of fat, walang phosphorus. No? Zero. Halos zero lahat. Zero ang, almost zero, sodium, potassium, phosphorus. At may olive oil na ginagamit panluto, pwede rin. Kaya lang mahal. Problema natin, mahal. Ngayon kung mahal, gusto natin ordinary oil, pwede naman. Pero syempre, mas bawas lang. Sinasabi ko sa inyo yung pinaka maganda lang eh. Kung meron sanang mura, mas maganda. Cabbage, oh, nakita nyo kanina, cauliflower. Itong cabbage, siguro medyo mapuputi-puti sila. Kaya, low potassium, oh. May mga gulay, bihira lang sila, mga low potassium, low phosphorus, low sodium na gulay. Pero mataas sa vitamin K, vitamin C, vitamin B, maraming fiber para sa tiyan, para gumanda yung pagdumi natin. Pero considered medyo low. Yan, oh, yan mga potassium niya, 119. Considered mababa yan, eh, mga 2 grams a day kasi pwede. Okay. Sa manok, skinless chicken, ito yung protein source nyo, di ba? Chicken, tsaka mas maliliit lang yung parts. Kasi nga, limited din yung protein eh. Ang chicken breast, less phosphorus, less potassium, less sodium, kumpara do sa may balat. Tapos pag ginawa mo na, pag naprito na, naglagyan ng breadings, naging roast chicken, nilagyan ng maraming seasoning, umaalat eh. Yung seasoning ng roast chicken, nandun yung sodium and phosphorus. So, chicken breast lang mismo. Ito lang ang kakainin. Mas safe to sa may kidney disease para hindi tumaas gaano ang creatinine. Bell pepper. Ito, bell pepper. Napakaganda. Makulay. Low potassium. 156 lang siya. Pero, super taas sa vitamin C. Bihira yung ganun eh. Yan, no? Low potassium, low phosphorus, pero mataas sa vitamin C. Isang tasa nito is one small bell pepper, kompleto ka na sa vitamin C for the day. Marami din siyang vitamin A para sa immune system, pampalakas ng katawan. Tandaan yung mga nakalista, ito talaga mga kidney friendly. Pero syempre, patingin tayo sa nutritionist ninyo, kung ano pa rin payo ng kidney doctor nyo. Yung akin, dagdag payo lang ha, kasi baka hindi kayo makausap ng ganung katagal eh. Onion, sibuyas, as usual, garlic, onion, alternative para mabawasan mo yung salt sa pagkain. Bukod sa low salt, mataas siya sa vitamin C, manganese, vitamin B, may prebiotic fibers pa. Yan. One small onion, mababa. Pwede. So, ito lang yung sample. Marami pang iba. Yung pinakita ko sa inyo, fatty fish, yan, oh. Egg white, diba? Yan, oh. Cabbage, tinuro ko. Skinless chicken, red grapes, strawberries, cauliflower, garlic, red pepper, marami pang iba. Sa mga gulay, 'di ba? Sabi ko sa inyo, healthy ang spinach, healthy ang kale, pero hindi maganda sa may sira na kidneys. Kasi spinach at kale, high potassium. Tayong walang sakit, maganda spinach, parang Popeye, kailangan natin yung potassium. Diba? Kailangan natin yung kale, one of the healthiest. Yun na nga problema eh. Oras na masira ang kidneys, medyo sakit sa ulo na ang pagpili ng pagkain. Kahit ketchup nga, hindi na nga po pwede. Kahit kamatis nga eh. Kamatis, ketchup, maalat, ma-potassium. So, yung mga healthy foods, nalilimitahan tayo kasi nasira ang kidney. Bakit nasira ang kidney? Dahil sa high blood. Dahil sa diabetes, dahil sa sobrang kain, diabetes, high blood, UTI, pagpipigil ng ihi, pag-inom ng pain reliever ng over-the-counter, nasira ang kidneys, kaya tiis tayo sa ganitong pagkain. Para hindi mabilis. Kasi yung kidney disease po, stage 1, 2, 3, 4, 5, pataas yan ng pataas eh.
So pag hindi tayo susunod dito, mabilis ang pagtaas. Gusto natin ma-delay. Gusto natin pag naging stage 2, lumipat sa stage 3, sana mga 5 taon ang pagitan. Para at least humaba-haba muna yung buhay bago lumala, bago umabot doon sa dialysis. Ito yung special na gulay, arugula. Na gulay siya na low potassium. Okay? Pwede mo gawing salad. Pero mataas pa rin sa vitamin K, manganese, and calcium for the bones. Ayan, no? So, may certain foods lang na gawa ng Diyos na sakto. Ang tawag dito, kidney-friendly diet. Sa high creatinine po, pwede pa. Nuts, masarap. Kailan hindi pwede ang ibang nuts. Ang mga nuts like peanuts, high phosphorus daw eh. Almonds, high phosphorus, hindi na naman tayo. Mahal ng macadamia eh. Pero yung mahal, di ba? Pero siya lang ang low phosphorus eh. Kaya kung gusto nyo pa rin ng nuts, eh kung may pera kayo, ito yung pwedeng low phosphorus na may healthy fats, vitamin B, magnesium, copper, iron, manganese. So, tumapat siya na sakto. May benefits ng nuts pero wala yung high phosphorus na hindi kaya mailabas ng may kidney disease. Isabihin yung early kidney failure. Radish din. Low potassium, low phosphorus, pero high sa vitamin C at iba pa. Radish is labanos, di ba? Ito, di ba? Gusto natin citrus, di ba? Kaya lang, hindi nga tayo maka-orange eh. Hindi tayo maka-orange eh, kasi nga high potassium. Hindi na tayo makasaging, di ba? Gusto ko saging. Hindi tayo makapatatas. Hindi rin tayo pwede mag-kiwi. Lahat high potassium. Swerte, itong common sa atin, considered low potassium siya. 180 lang per slice. Ayan o. So may ganun eh, na low potassium siya. Pero mataas pa rin yung vitamin C, manganese, at bromelain. Alam niyo naman yung bromelain. Yan ang enzyme na nagbabawas sa pamamaga. So, pag may kidney, mataas ang creatinine, heto tayo. Okay? Pero pag umabot ng stage 5, kailangan na mag-dialysis. Wala tayong choice eh, magda-dialysis. Cranberry, meron mga cranberry juice na bibili, pero wala tayong cranberry. Alam niyo naman, di ba, cranberry, good to for the kidneys, good for UTI. Medyo may pag-aaral at meron siyang phytonutrients. Kaya maganda to sa kidneys, itong ginagawa niya. Meron siyang phytonutrients na pinipigilan yung bacteria dumikit sa pantog tsaka sa urinary tract, diba? May mga pag-aaral siya na good for the kidneys, good for UTI, lagi nagkakayo. Ito yung natural remedy. At mababa siya sa potassium, mababa siya sa phosphorus, mababa siya sa sodium, and ang baba, oh. Diba? So, mga special. Tatandaan na lang natin itong 17. Mushroom. Hindi lahat ng mushroom okay. Tulad na sinabi ko, hindi lahat ng gulay okay. So, yung ibang mushroom na hindi okay, white button mushroom, portobello, ito daw yung malaking mushroom. Itong mga iba kasi, hindi ganun ka-okay. Medyo mataas yung potassium. Pero ang shiitake mushroom na nabibili sa mga supermarket, mababa siya sa potassium. Considered lower siya. May vitamin B, copper, magnesium, selenium. Ito magiging protein alternative mo. Yan ang mga protein natin. Manok, chicken, di ba? Breast, shiitake mushroom, egg white. Yan ang mga protein alternative ng may sira na yung kidneys. Yan. Ito yung mga bawal or babawasan. Oh, lahat to. Iba dito, sabi ko po, pang kidney disease lang to, pang talagang nataningan, nasabihan na may sira na yung kidney. Pero kung wala pang sira ang kidneys nyo, pwede yung iba. O, tingnan natin, ba't ayaw ang pickles? Yan, maalat. Canned goods, maalat. Orange, banana, bakit ayaw dito? Potassium. Patatas, ang taas ng potassium nito. Brown rice, tsaka wheat bread, actually parang phosphorus. Eh. Merong isa doon mataas. Flavored soda, ayaw mo magka-diabetes. Kamatis, potassium. Alak, dahil alak masama. Diba? So, pati wheat bread, mga prunes, matamis, chips sa alat to. Dark colored soda, yung maiitim na soft drinks, phosphorus.
Oo, phosphorus to eh, hindi maganda. Pati milk eh, pati gatas binabawasan. Milk kasi may phosphorus. Pag normal na tao, pwede uminom ng gatas. Pero pag may sira na ang kidneys, hindi nalalabas yung phosphorus. Bumabagsak daw yung calcium. Na imbis na lumakas yung buto, humihina daw ang buto. So, yung milk, ingat din. Lahat ng processed meat, hindi po pwede. Hot dog, salami, ham, lahat. Maalat. Super alat. Fast food, maalat. Fried chicken, maalat. Kaya, hirap kumain eh. Pagkasama ko yung mga dialysis group, dialysis pay, hindi sila makakain ng ano eh. Kanin lang, tsaka konti lang. Yung mga supplements, tsaka ibang vitamins, ipapacheck muna sa nephrologist ninyo. Kung pwede or hindi. Ano, bakit nagkaka-kidney disease? Sinabi ko na sa inyo, ha? Ayaw natin malimit yung pagkain dito. Iwas gamutin ng diabetes. Pag hindi ginamot, masisira ang kidney. Maiipit tayo sa kidney diet. High blood, UTI. Yan, yung mga tumors. Ano symptoms ng kidney failure? Mabula ang ihi. Ito, mga late sign na yan. Namamanas, nangangati. Oh, ito late sign na yun. Mahina na ihi, late sign na yun eh. Oo, yung nagra-rashes, confusion, late na to, baka mga stage 4, stage 5 na to. Sa early stage, magpa-urinalysis tayo, magpa-BUN, creatinine, nagiging anemic din kung late eh. Kaya gusto natin mahuli yung kidney disease early. Okay? So kahit normal pa creatinine nyo, pero yung pag-ihi nyo may protina, mabula, pa-check nyo urine nyo pag may protein, sign na yon ng kidney disease. Kaya pa-check tayo agad sa nephrologist. Paano iiwas sa kidney failure? Ito, habang wala pang sakit. Exercise, control blood sugar, control blood pressure, huwag magpapataba, sigarilyo, ingat sa pain reliever, lagi ko sinasabi, salt, bawasan, healthy fluid intake. Sana po nakatulong tong video. Para lang to sa mga may sira sa kidneys. Salamat po. God bless.